What's up YouTube? Welcome back to my channel and for today's video, pag-uusapan natin ang ECU. So ano nga bang ECU no? ECU stands for Electronic Control Unit or kilala din siya bilang ECM or Electronic Control Module sa ibang bansa. So you can think of ECU as the brain of FI motorcycles. So ang ECU ang nagko-control and nagmo-monitor ng mga major electronic devices and sensors ng inyong makina. So ito kanina ko pang hawak no, this is my stock ECU ng GSX-150. So this stock ECU is actually calibrated for the stock configurations ng GSX-150. So that means kapag meron kang binago, for example, nagpalit ka ng muffler, nagpalit ka ng air filter, nagpalit ka ng cams, or whatever engine modifications that you did, automatically, hindi na siya magiging aligned sa tuning ng stock ECU. And with that, doon naman papasok ang mga aftermarket or programmable ECUs. So this is a SARP ECU or Suzuki Authorized Racing Parts na specifically made for GSX-150. So paano nga ba gumagana no, itong mga aftermarket ECU or racing ECU kung tawagin? It's basically the same no, in terms of functionality sa stock ECU. It still controls the injector, the ISC valve, the TPS, all the sensors and devices na meron dun sa makina, kinokontrol and minomonitor pa rin niya yun. Ngayon, ang advantage dito sa mga aftermarket ECU is hindi ka na nakalock sa stock configuration na sinet ng manufacturers doon sa stock ECU. And I think familiar din kayo no, na naririnig nyo rin na kapag nagpalit ng tambucho yung mga FI motorcycles ng stock yung ECU, eh nakakaroon sila ng pugak. Pumapalya sila mga around 3,000 to 4,000 RPM. Tapos kailangan mo pang i-rev ng mataas para tumakbo ng matino yung makina. And that is because again, yung stock ECU natin, nakatono siya para sa stock configurations ng motor. Mababa yung kanyang fueling, hindi niya masusuplayan yung fuel requirements na kailangan ng aftermarket mufflers. Kaya nangyayari, nakakaroon ng palya. Kinakapos sa gasolina. Pero overall, ang general idea dito is kaya ka mag-aftermarket ECU para may adjust mo yung tuning ng engine sa performance modifications na gagawin mo sa makina. Meron ka ng option para i-adjust yung fueling, yung ignition timing, yung injector timing, yung RPM limiter, even yung set temperature para mag-on yung radiator fan mo, and marami pang iba. So parang bibigyan ka nito ng kalayaan para ma-tune yung motor mo sa kung ano mang preference mo. So ano nga ba yung remap or reflash na sinasabi? So yung remapping or reflashing is yung pag-tune ng stock ECU ng motor para mag-match yung configurations niya sa mga performance modes na nilagay mo sa motor mo. So ang pros ng remapping is number one, mas mura siya since dadalin mo lang yung motor mo sa tuner, sa dyno, and then sila na yung bahala magtono para sa'yo. Meron silang gagamitin na software para makapasok sila sa loob ng stock ECU and para ma-modify nila, mabago nila yung mga parameters and in order for it to be match sa mga performance mods na nilagay mo. The downside naman dyan para sa akin is if in case gusto mong ibalik sa stock configurations yung stock ECU mo, eh hindi mo siya basta-bastang marireset. Kailangan mo ulit bumalik sa dyno tuner para ibalik nila sa stock configuration kung maibabalik pa nila. And magbabayad ka ulit para dun sa service na yon. And of course, sa umpisa, pupunta ka rin naman talaga sa dyno or sa tuner para maitono initially yung aftermarket ECU mo. So, ipakita ko na lang din sa inyo rito yung video nung tinotono yung GSX-150. Ayun, so that is the first and only time na pumunta ako sa tuner at nagpa-dyno, no? Kasi since after that,
inaral ko na ng sarili ko kung paano ina-adjust yung mga parameters, yung mga minor details ng tuning. Pinag-aralan ko na siya para hindi na rin ako laging bumabalik. So, paano nga ba siya ina-adjust, no? And paano minamanipulate yung mga settings ng aftermarket ECU? So, meron kang 2 options. Number 1 is pwede mo siyang i-connect sa laptop. And the number 2 option would be sa cellphone, which is yun yung pinaka-madalas na ginagawa ko. So, para makonnect mo siya sa cellphone, i-prepare mo lang siya via Bluetooth. So, this wire is yung Bluetooth connector niya. I-prepare mo lang siya, merong code dyan para ma-tune mo siya sa cellphone mo. So, ito pala mga switch na to. Itong red button na mention ko na sa inyo to, no, sa isang video. This is my quick shifter. And nakakonnect yan dun sa sharp na ECU. And itong button naman sa tabi niya, ito yung mode selector na tinatawag. So makikita nyo pag pinindot ko yan, umilaw yung parang kulay blue na ring. So ibig sabihin yan, nasa mode 2 ako nung map. So meron akong dalawang mode sa ECU. Pag color blue, yan yung mode 2. Pag pinindot ko naman, nawala yung color blue, yan naman yung mode 1. So yung mode 1 ko is parang medyo tipid mode. And then kapag pinindot ko to, yung mode 2 ko naman is yung parang walwal mode. So ito mas malakas sa gas, pero mas maganda yung performance na binibigay. Although yung mode 1 ko, medyo malakas din talaga siya sa gas eh. Hindi mo talaga siya maka-i-compare sa stock. So in terms of gas consumption nga pala, i-expect nyo kagad na lalakas sa gasolina yung motor ninyo the moment na nagpa-remap or nagpalit kayo ng aftermarket ECU. And that is because you are tuning it for performance na and hindi for fuel efficiency. And ayun, I hope nakatulong tong video na to, no, sa inyo. Kung ano ba yung ECU, ano yung mga racing ECU na yan, ano yung remapping and yung reflashing. And para din makatulong sa preference ninyo if ever na mag-start kayo na mag-modify ng inyong motorcycles. So thank you everyone, God bless you, ride safe lagi, and bye bye.